ABS-CBN, in the service of the Filipino. Sa ulo ng mga nagpambagang balita, Cannon Road, bubuksan na tuwing weekend para sa mga sasakyang paakyat ng Baguio. Umano'y pagmaltrato sa nalunod na kadete ng PMA, inilahad sa isang liham. Pagdeklara sa Bayambang, Pangasinan bilang African Swine Fever Free, pinag-aaralan na. 24/7 buffet ng iba't ibang putahe, inihahain sa mga atleta ng SEA Games. Triplets mula Isabela na nagtapos bilang cum laude, parehong pumasa sa Agriculturist Licensure Examination. Obra gawa sa mga plastic bag. 2-1 Merry Christmas, Vegan City! At Christmas display sa Vegan City, Locosur, nagaw pansin dahil sa kakaibang materyales. Magandang hapon, mga kapamilya! Bubuksan na tuwing weekend ang Cannon Road para sa mga sasakyang paakyat ng Baguio City. Ito'y para maibsan ang traffic sa Marcos Highway. Nagpapatrol, Micaela Ilaw. Isa ang Cannon Road sa mga kalsada na papasok at palabas ng Baguio. Pero nung nakaraang taon, sinara ito sa mga sasakyan para isailalim sa rehabilitation dahil sa madalas na pagguho ng lupa at mga bato. Pero kahapon lang naglabas ng Memorandum Order ang Cordillera Risk Reduction Management Council o CRDRRMC na bubuksan na ang Cannon Road para sa mga sasakyang paakyat ng lungsod tuwing weekend. So every Friday, 6 in the morning until Monday, 6 in the evening. So Cannon Road will be open to motorists, no? Going up only. So dalawang reason is to avoid accident, of course, para to ensure safety. And pangalawa po, para hindi ma-disrupt yung trabaho ng DPWH. Mga residente lang ang papayagan na dumaan pababa ng Cannon Road. Kaya naman namang magpapalitrato sa Lion's Head na manggagaling sa Baguio, kailangang mag-iwan ng ID o driver's license sa police substation sa View Deck o sa Baguio Police Station 8. We advise them na iwan yung ano yung ID kasi kuminsan tumutuloy sila pababa eh. So the main reason why pinapaiwan natin yung ID is for them to go back and use the Marcos Highway or the Asin ng Alisan Road. Wala naman daw itong problema para sa ilang mga turista. Hindi naman hassle if ang main destination mo naman pupuntahan is Lion's Head. At least sure nga din sabi ni Dad na babalik ka pa rin paakyat. Mas maganda talaga na maging very strict sila sa pag-implement ng ganong rules and regulation. Para rin maiwasan na merong nagbabayolate. Mag-uumpisa ang implementasyon ng memorandum sa November 29. Samantala, matapos ang isang linggong road re-blocking o pagsasaayos sa kalsada, bukas na ang dalawang lane sa Marcos Highway. Maganda na po ang daloy ng trapiko. Sa susunod na taon na aayusin ang iba pang bahagi ng Marcos Highway. Micaela Ilaw, ABS-CBN News. Nangangamba ang mga shed owner na tuluyan silang mawalan ng kabuhayan kapag natapos na ang Baywalk Project sa baybayin ng San Fabian, Pangasinan. Nagpapatrol, Joanna Takason. Ginagawa na ang Phase 1 ng Baywalk Project sa San Fabian Beach. Bahagi ito ng Coastal Development Program sa mga baybayin ng Pangasinan gaya sa Lingayen, Binmalay at Dagupan City. Mas mapapaunlad daw ito ang turismo na magbibigay din ng kabuhayan sa mga residente. Sa San Fabian, sinimulan na ang konstruksyon ng Baywalk sa Barangay Bulasi na may habang 30 kilometro. Kung maayos natin yung management doon sa beach, eventually sila rin ang makikinabang eh, kasi dadami yung turista. Pero kasabay ng pagsasaayos sa Baywalk, pangamba ng mga shed owner na tuluyan silang may tsapwera. Ngayon kasi, higit 6 na po na lang sa dating daang-daang shed sa San Fabian Beach ang natira matapos ipatupad ng Department of Environment and Natural Resources ang clearing operation sa 30-meter salvage zone. Ibalik yung cottage namin kung matutuloy kahit sa harap lang kami, madam. Ilalagay kami sa magandang maayos kung saan kami ilalagay, papayag naman kami.
Paliwanag ng lokal na pamahalaan, hanggat hindi pa isinasagawa ang konstruksyon ng Baywalk dito sa San Fabian Beach, mananatili pa rin ang mga shed owner basta hindi sila lalabag sa ipinapatupad na salvage zone ng DNR. Ipinapatupad na rin sa San Fabian Beach ang no parking sa beachfront, target namang matapos ang Baywalk sa susunod na taon. Juana Takason, ABS-CBN News. Malaki raw ang posibilidad na maideklara ng African swine fever free ang Bayambang, Pangasinan. Nagpapatrol, Joanna Takason. Nawalan ng kabuhayan si Mang Policarpio matapos mapabilang sa higit 200 hog raisers na apektado ng culling operation o sapilitang pagkatay ng mga baboy sa Barangay Apalen, Bayambang, Pangasinan noong Oktubre. Umaasa siyang papayagan ulit silang mag-alaga ng baboy. Iyan ang kabuhayan dito sa barangay, tapos mawawala. Tuloy ang checkpoint sa 7 barangay na sakop ng 1710 kilometers quarantine protocol. Nasa guidelines ng Department of Agriculture na dapat wala nang maitalang mortality o pagkamatay ng mga alagang baboy sa lugar at magpapatuloy ang gagawing disinfection at biosecurity measures. We are preparing our justifications, our reports, and finally our requests. So that the area will be declared as ASF-free. Inaasahang makakatulong ito para magtuloy-tuloy ang pagsigla ng meat industry sa bayan, lalo't bumalik na sa normal ang presyo ng karne ng baboy sa palengke na nasa 200 hanggang 220 pesos. Yun po talaga yung ina-expect namin na mas lalakas pa siya nitong December. Pero nananatili pa rin nakataas ang temporary ban sa pag-angkat ng mga baboy, frozen at imported meat hanggat hindi pa na idedeklarang ASF-free ang bayan. Bukod sa Bayambang, pinag-aaralan na rin ang pagdedeklara ng African swine fever free sa Mapandan kung saan may naunang naitalang kaso. Juana Takason, ABS-CBN News. Samantala, dumalo sa pagdinig sa Baguio City Prosecutor's Office ang mga magulang ni Cadet 4th Class Darwin Dormitorio. Namatay ito matapos umanong makaranas ng pagmamaltrato sa loob ng Philippine Military Academy. Ang buong detalye, ihahatid live ni Micaela Ilaw. Mika. Dobi ka katapos nga lang ng clarificatory hearing dito sa Justice Hall kaugnay sa kaso ng pagkamatay ni Cadet 4th Class Darwin Dormitorio. Nagkaroon ng mga katanungan ng prosecutor sa mga inihaing counter affidavit ng mga akusado. Parte ito ng magiging desisyon o resolusyon na ilalabas ng mga prosecutor. Di na muna nagpapasok ang city prosecutor sa loob ng conference room, pero nasa 10 mga kadete at pamilya ni Cadet 4th Class Darwin Dormitorio ang pinapasok sa loob. Dumating din kanina si Brigadier General Bartolome Bacaro para maghain naman ng counter affidavit, pero tumanggi muna itong magbigay ng pahayag pati na ang mga kadete. Ayon sa kapatid ni Darwin na si Dexter, masakit makita ang mga akusado. Di rin daw nito mapigilang magalit. Pero hiling na lang nila ngayon ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Darwin. Setyembre 18 nang masawi si Cadet Dormitorio dahil sa pagmamaltrato. Sa autopsy, nagtamo ito ng pasa sa tiyan, internal bleeding, nadurog na internal organs at meron ding senyales na kinuryente ang pribadong parte ng katawan nito. Sa susunod na linggo, muling magkakaroon ng hearing kaugnay sa kaso. Dobie? Maraming salamat sa live na pagpapatrol, Micaela Ilaw. Pagmamaltrato umano kay Cadet 4th Class Mario Telan Jr. sa loob ng Philippine Military Academy, alam raw ng kanyang pamilya. Pero ang hinihiling ngayon ng pamilya Telan ay hustisya sa pagkalunod ni Mario. Narito ang detalye. Isang linggo matapos mailibing si Cadet 4th Class Mario Telan Jr., lumabas sa social media ang kanya umanong liham na nagdedetalye ng mga naranasan niyang pagmamaltrato sa loob ng Philippine Military Academy o PMA. Kinumpirma ni Aling Edna na may inaabot nga ang anak na liham nang bisitahin niya ito sa PMA Station Hospital, pero hindi niya matiyak kung yun na mismo dahil ibinigay ito sa kasintahan ni Mario. Iwan ko lang kung anong letter yung nasa kanya, baka alam ko dun sa girlfriend niya. Siguro gusto niya rin tumulong si Nilarian Ocet.
Hindi naman ikinagulat ng pamilya Telan ang mga nakasaad sa liham ni Mario dahil naikwento na rin niya ito. Kinukuryente, pero sa kamay lang naman yung sir. Kaso alam niyo po? O, ikinuwento niya sa akin nung nasa Pimas. Naranasan din niya nabuhusan ng tubig sa CR. Sabi naman anak ko, part of the training, sabi naman niya. Kung may ipinaghihinanakit ang pamilya Telan, yun ay ang naging kapabayaan kaya nalunod si Mario sa swimming pool ng PMA noong November 8. Ang masakit sa akin, sir, yung pagkalunod. Pagkalunod niya na marami naman siyang kasama, wala man lang ibang tumulong. Hustisya pa rin ang panawagan ng pamilya Telan. Ayon sa tagapagsalita ng PMA, inaalam na nila kung lehitimo ang nailathala sa social media na liham ni Kadet Telan. Hinikayat din ng PMA ang may hawak ng liham ni Telan na makipagtulungan sa investigasyon dahil hangad din nila na marisolba ang mga isyu at magkaroon ng reforma para mapagbuti ang akademya. Susunod, presyo ng pulang sibuyas tumaas dahil sa limitadong supply ng imported. At Christmas display sa Vigan City, Locosur, nakaupansin dahil sa kakaibang materyales. Ang kwento sa pagbabalik ng TV Patrol, North Luzon. Sugatan ng isang lalaki na testigo sa isang pamamaril matapos itong saksakin. Arestado naman ang top 6 most wanted person ng Batac City, Ilocos Norte. Nagpapatrol, Grace Alba. Kabado si Emmy Joy Calma sa kalagayan ng kanyang live-in partner na si Amado Ballesteros mula Barangay Elizabeth sa Dingras, Ilocos Norte. Nasa intensive care unit si Amado dahil sa malalim na sugat sa kanyang kaliwang tagiliran. Kwento ni Emmy, sinaksak si Amado ng kanilang kabarangay na si Alias Roy habang bumibili ito ng sigarilyo kagabi. Nagpapagaling din sa ospital ang suspect dahil sa sugat nito sa kaliwang tuhod. Paliwanag ng suspect, dinepensahan lang niya ang kanyang sarili. Nauna daw siyang sinaksak ng biktima. Nadanong kisunan niya siyang kimam ko. Hindi umasidega mam ko. Binagkong na mga sigo ito ma. Paniwala ng pamilya ng biktima, posibleng paghihiganti ang motibo sa krimen. Testigo ang biktima sa isang insidente ng pamamaril, 10 taon na ang nakakaraan. At pinsan ni Alias Roy, ang suspect sa nasabing pamamaril, itinanggi naman ito ni Roy. Bakit yan muna ma'am, sumubutak ka rin dyan, napasama ka rin dyan kasinsin ko ma'am. Diyan yung kinakabil na ma'am kasinsin ko, bakit yan muna ma'am ko. Hawak na ng mga pulis ang top 6 most wanted person ng Batac City na si Romel Paa. Naaresto ito sa kanilang bahay sa Barangay Kabaruan, Tayum Abra dahil sa kaso nitong pagpapaputok ng baril sa Batac City nito lamang Hulyo. Noon naganap ito, yung kaso ng illegal discharge of firearms, ay nagtatrabaho dito sa under construction road dito sa Barangay Kangrunaan. Harapin ko naman ito. Itinanggi ni Paa na miyembro siya ng Gun for Hire Group. Grace Alba, ABS-CBN News. E nire-reklamo ng isang ginang ang pagkuha nito ng kanyang retirement benefit mula sa SSS. Pabalik-balik na raw siya, pero nangako ang tanggapan na aksyonan na ang kanyang reklamo. Nagpapatrol, Micaela Ilaw. 63 taong gulang na si Nanay Evelyn, kaya naman inaasahan ito ang kanyang benepisyo na matatanggap mula sa Social Security System o SSS. Pero nahirapan ito na makuha ang kanyang benepisyo. Pinapabalik-balik ako ng ilang beses. October 1 pa ako nag-file. Itong last na punta ko noong Monday, may underpayment na naman daw ako. Sinamahan ng news team si Nanay Evelyn sa SSS. Kasi hindi talaga aandar yun, yung dalawa, yung multiple number. Paliwanag ng SSS, natagalan lang sila na iproseso ang kanyang dokumento dahil dalawang SSS number nito. Hindi kasi gagalaw yung mga claim ninyo, lalo na pag retirement and death and funeral, kung dalawa or multiple ang SSS number mo. So ang ginawa ho namin, nung unang punta niya dito, pinakancel muna namin yung isang number niya. Natapos
Pagkatapos naman yun, in a span of 2 weeks, nung nagkaroon kami ng isang number niya, tsaka namin tinuloy yung the normal procedure ng kanyang application for retirement. Nangako ang SSS na makukuha na ni Nanay Evelyn ang kanyang benepisyo pagkatapos ng 2 linggo. Gumaan po yung pakiramdam ko ngayon kasi naliwanagan na ako kung at least alam ko na. May payo ang SSS para sa mga benepisaryo. Kahit pa naman po kayo ay magre-retire na 2 years or 1 year from now, ang pwede nyo hong gawin ay pumunta ho sa mga nearest SSS branches, i-check nyo po, i-double check nyo na po yung mga data ho ninyo, yung mga record ho ninyo sa amin, para ho pag dumating ho yung time na pag mag-file na ho kayo ng inyong retirement claim, wala na ho tayong problema. Nangako ang SSS na pagagandahin pa ang kanilang serbisyo. Micaela Ilaw, ABS-CBN News. Sa Ilocos Sur, dumadami pa rin ang mga nagtatanim ng tabako kahit na matindi ang kampanya ng gobyerno laban sa masamang epekto ng paninigarilyo. Narito ang report. Nag-umpisa nang magtanim ng tabako ang mga magsasaka sa Ilocos Sur kahit na matindi ang kampanya ng gobyerno sa Universal Healthcare Law na kasama dito ang masamang epekto ng paninigarilyo. Noong nakaraang cropping season, hindi nakamit ng mga magsasaka ang inaasahan nilang 150 pesos floor price sa kada kilo, nabili lamang ng 72 pesos hanggang 90 pesos kada kilo. Ayon sa Provincial Agriculturist, dati 11,220 ang mga magsasaka ng tabako, ngayon ay 12,000 na. Hindi lamang kasi ang Virginia tobacco ang naitatanim. May mga barley pa, lahat ng types ng tobacco ay tinatanim at mabigyan din sila lahat ng ayuda ng fertilizers. Pero ayon kay Tatay Arnaldo, minsan nadidismaya na rin sila sa laki ng gastos. 30,000 pesos ang pinakamababang gastos sa isang ektarya. Kaya nagpapasalamat sila kapag may libreng farm inputs na ibinibigay. Kasaya tunay nga para kada kamimot nga tapnog gagat kami ngagmula tabako. Ang pondong ginamit sa pagbili ng mga abono ay galing sa RA 7171 o Tobacco Excise Tax Share ng probinsya. Halos umaabot ng 1 bilyong piso ang share ng lalawigan. Kasi kung wala po yung mga tobacco farmers, wala po yung pondo namin na RA 7171. Hiling naman ng mga magsaka na dapat sana itaas na rin ang presyo ng tabako. Kung susumahin kasi lahat ng gastos at pagod ng magsaka ay lugi sila. Magandang senyales naman daw sa mga negosyante ng sibuyas ang na-monitor na pagtaas ng presyo nito sa merkado. Iti matapos daw makontrol ang pagdating ng mga imported na supply. Nagpapatrol Noriel Padjernos. Matapos mapeste ng arming worm o harabas ang mga taniman ng sibuyas sa Pangasinan at iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon, unti-unti na raw nakababawi ngayon ang industriya. Sa Bagsakan Market sa Urdaneta City, mula sa 80 tumaas ng 130 hanggang 140 pesos ang kada kilo ng wholesale, habang nasa 160 hanggang 180 pesos ang retail ng pulang sibuyas. Nakakontrol daw kasi ang pagpasok ng mga imported na pulang sibuyas. Pero ang puting sibuyas na puro imported ang supply, nasa 35 hanggang 40 pesos ang per kilo sa wholesale at 80 pesos per kilo sa retail. Mataas kasi sa walang pumasok na pan, imported. Kaya si Bing, sa 17 putahing niluluto sa kanyang karinderya, puro puting sibuyas ang ginagamit na pangrekado. Mura pa yung puti, mas mahal yung pula. May mga sibuyas pa naman po tayo, yun yung mga nasa cold storage, yun po yung inilalabas po sa ngayon. Off-season din ang bawang kaya tumaas ang presyo na nasa 100 pesos per kilo ang imported at 200 pesos kada kilo ang native. Habang ang Highland Vegetable galing Benguet bumaba ng 10 hanggang 20 pesos ang presyo. Ang cauliflower nasa 55 hanggang 70 pesos ang per kilo. Lettuce nasa 70 pesos. Ang repolyo, 30 pesos. Ang carrots, 25 hanggang 70 pesos depende sa size. Pero ngayong panahon ng handaan at magpapasko, posible para gumalaw ang presyo ng pangunahing sangkap na pangrekado dahil sa pagtaas ng demand. Noriel Padiernos, ABS-CBN News. Sa Ilocos Norte naman, ngayon pa lamang tumaas na ang demand sa lechong baboy habang magpapasko. Nagpapatrol Dayan D.
Hindi bababa sa 10 kada araw ang linulutong litsong baboy sa isang litsunan sa Batac City. Marami na ding nagpareserba para sa buwan ng Disyembre na patok sa mga Christmas party. Sabi ko ngayon parang mayaman yata lahat ng mga tao sa Ilocos Norte dahil kada handaan may nagleletsyon. Walang galawan sa presyo ng baboy. Depende sa laki, nasa 4,000 hanggang 10,000 pesos ang presyo nito. Ang litsunan naman sa San Nicolas, Ilocos Norte, pinaghandaan na ang pagdagsan ng orders. Imbes na mano-mano, nagpagawa ito ng dagdag na demakina na nagpapaikot sa lechon para bawas na din ng tauhan. Kasi na po, Diyos mamang ta kasla iso wat lang iso mat lang. Awa mat mabutang tay, ibagbagada nga sakit di baboy. Tumatagal ng 3 oras ang pagluluto sa litson baboy. Kanya-kanyang suki ang mga litsunan. Binabalik-balikan umano sila dahil sa kakaibang lasa ng kanilang lechon. Kahit daw may isyo ng African swine fever, unti-unti nang nawawala ang takot ng mga residente dahil sa dami ng mga order. Dayan D, ABS-CBN News. Minsan nang naging viral ang triplets mula Santa Maria Isabela dahil sa pagtatapos nila bilang cum laude sa kolehiyo. Ngayon, pumasa naman ang triplets sa katatapos na Agriculturist Licensure Exam. Narito ang kwento. Nang magtapos na cum laude sa kursong agriculture, sina Jack, Ace at King Pagaran, tripleng saya ang hatid nila sa kanilang mga magulang. Ngayon, lalo pa silang natutuwa dahil sa katatapos na Agriculturist Licensure Exam, pumasa ang triplets mula Santa Maria Isabela. Dito dyan ni Jack Edi sir, hindi nakita nagiginaganda sir nga talog sa saruno. Pero may tiragragsa na sir, urelaglag tulag tutiunod sir. Pero may ragsa may sir. Kwento ni Jack, hindi naging madali ang kanilang paghahanda sa board exam. Habang ito trabaho po, pag may mga vacant, ay pag mauwi na po kami, kami nagre-review, ganun po. Tapos nagpaalam po kami ng 2 weeks before the exam para mag-review talaga ng maayos. Pagtutulungang magkakapatid ang isa sa naging susi raw ng kanilang tagumpay, kalakip na rin ang pananampalataya sa May Kapal. Pag nagre-review po, yung mga time na brainstorming kami, tapos na question and answer portion, then Sunday po before ng exam, punta po kami dun sa our data set para pagdasal na rin yung success po ng pagdating na nag-exam. May mga trabaho na sa Department of Agriculture ang triplets, pero patuloy ang pagsisikap nila para maiahon sa hirap ang kanilang magulang na hanap buhay ay pagsasaka. Benepisaryo rin sila ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Dakping ayaman na yata, amutang atalyaw na di atong arigligam ni sir. I-advise ko lang kadagitipadak nga naganak. Pursigida nga to nga gabayan dagiti anak datap no matungpal da dagiti arapa dati pa nagbiag sir. No panggap mati kwa financial, may remedyo sir. Sila kanya may kinila kay ko idin remedyo mi sir. Nagbalbal sigti kayo nila kay ko idin sir, makitantandang kami. Ipinagmamalaki din ang ilan pang taga-Rehiyon 2 na hindi lang board passer kundi top notcher. Gaya ni Mark Louis Barnachea ng Aritao Nueva Vizcaya na top 6 sa Agriculturist Board Exam 2019. Sa Customs Broker Exam, top 8 si Edward Castillo ng Cabarugis, Quirino. Habang top 10 si Florence Luis na taga-Jones, Isabela. Top 1 naman sa Fisheries Technologist Licensure Exam si Gardel Saiza Libunaw mula Tuguegarao City, Cagayan at anak ng radio broadcaster. Sa Vigan City, may Christmas Village para sa mga bata at kakaiba ang giant Christmas tree na gawa sa lubid. Pasyalan natin sa report na ito. Malalaki at makukulay na tindahan at mga bahay na binabantayan ni Santa Claus at ang kanyang mga duwende. May life-size Belen din, may giant cake pa at naglalakihan ang mga palamuting nakasabit. Meron pang iba't ibang klase ng hayop at mga movie character. Ito ang Christmas Village sa Vigan Conservation Complex ng Vigan City. May mga decorations kasi kami na ginamit namin for the past years kasi mayroon kaming storage. Ang ginawa ni Sir Carlo, linabas lahat since hindi na nagagamit. So, kinolodge lahat doon sa ano. Libre ang magpa-picture at mamasyal dito.
Sa harapan naman ng City Hall, itinayo ang giant Christmas tree ng lungsod. Agaw atensyon sa kanyang nagniningning na puting kulay. Kakaiba dahil gawa ito sa macrame o cotton na lubid. Nilagyan din ng buladas o terrace ng lumang bahay sa ibaba. May palamuti rin na replika ng mga lumang pailaw. Sumisimbolo ito sa lungsod na nakilala sa magandang pagkakapreserba ng mga century-old na bahay. Pag nakikita natin, parang it's very classic. It speaks of vegan itself. It remains a classic after how many years. Kaya naman, ang magkakaibigang ito, panay ang groupie at selfie sa may Christmas tree. Maganda po kasi yung Christmas tree dito. Magandang pagkuhan ng picture, lalo na pagkasama yung mga kaibigan o pamilya. Kakaiba kasi yung design niya po. Nakakawala ng stress. 3, 2, 1, Merry Christmas, Vegan City! Nagiging mas maganda pa ang giant Christmas tree sa gabi dahil napalamutian din ito ng iba't ibang makukulay na ilaw. Mapapasyalan ng Christmas Village at ang giant Christmas tree hanggang sa ikalawang linggo ng Enero. 24/7 buffet ng iba't ibang putahe inihahain sa mga atleta ng SEA Games sa New Clark City. At obrang gawa sa mga plastic bag, silipin yan sa pagbabalik ng TV Patrol North Luzon. Alas 11:30 ng tanghali na bulabog ang mga residente ng Barangay Bulanay, Alamino City, Pangasinan matapos magbanggaan ng motorsiklo at tricycle sa National Road. Sa inisyal na investigasyon, panorte ang direksyon ng motorsiklo na minamaneho ni Benjamin Malyari, habang patimog naman ang garong ni Rafi Kabalik, parehong 22 anyos, na magsalpukan sila sa gitna. Pareho silang dead on arrival sa ospital. Hindi malinaw ang sanhi ng aksidente. Sa San Jose City, Nueva Ecija, timbog ang dalawang drug personality sa Baybas operation ng PNP sa Barangay Abar First. Kumpiskado sa kanya ang dalawang sachet na hinihinalang shabu at 1,000 peso mark money. Arestado rin ang kasama niyang 64 anyos na American citizen na siya raw na pinagkukuhanan niya ng illegal na droga. Noriel Padiernos, ABS-CBN News. ₱24 na buffet na swak sa panlasa ng Western at Asian culture ang inihahapag sa mga atleta na kalahok sa 30th Southeast Asian Games sa New Clark City. Narito ang report. Food at its best ang hatid ng New Clark City sa mga lokal at dayuhang mga atleta na kalahok sa 30th Southeast Asian Games. Athletes can't leave the complex, so we try to make sure that they can eat 24 hours a day, they have enough food and variety throughout. And we want to make sure that they're comfortable with what they have. 24/7 buffet ng iba't ibang putahe ang inihahain na swak sa panlasa ng Western at Asian culture sa designated dining hall ng Athletes Village. We promise them the best produce that we can with sa lahat ng experience namin. So many years, we are a group of chefs na mga 30 professional chefs. And just to let you know, we are 100% halal. We have the whole, we never repeat because we have a complete cycle. Of course, we want to guarantee safe, good, and delicious and nutritious food. Halal certified ang lahat ng pagkain mula sa mga appetizers, desserts, soups, at main course. Ang halal na ito, napaka-important bagay para sa mga kasama natin, na mga delegates natin na galing Malaysia, Indonesia, Singapore, at saka Brunei. May food safety team na siyang nangangasiwa sa kalinisan at sustansya ng lahat ng pagkain. Impressed sa mga atleta, hindi lang sa pagkain, kundi maging sa magandang tanawin. Very surprised and also happy when we give this athletic pilikni. We have surprised? Yes, very surprised because it is this athletic pilik in the building in the mountain, right? So we can got the fresh air. Ayon sa mga organizers, ang paghahanda at paghain ng masasarap na pagkain ang isa sa mga paraan para ibida ang sarap at galing ng mga Pilipino sa pagluluto, pati na rin ang Filipino hospitality. Sa iba pang balita, dahil sa inis, ibinuhos ng alkalde ng Bacaray, Ilocos Norte sa social media ang pagkadismaya sa iniwang mga basura ng mga kababayan matapos ang isang programa. Nagpapatrol, Grace Alba.
Ibinuhos ni Bacara Mayor Fitzy de la Cruz Gapasin ang kanyang inis at pagkadismaya sa nangyari sa kanilang auditorium. Sa larawan na kanyang ipinost, kita ang mga nagkalat na plastic containers at pinagkainan. Sabi ng alkalde, ito raw ang mga basurang iniwan ng ilan sa mga nanood ng programa sa kanilang bayan nitong linggo. Automatic naman na siguro na pag kumain ka, be sensitive sa mga tao sa paligid mo, sa mga next na gagamit ng event. Hindi dapat inaasa lagi sa gobyerno. Pista ng kanilang bayan at sunod-sunod ang kanilang programa. Bago pa nito, ay pinaalalahanan niya ang mga kababayan na panatilihing malinis ang kanilang lugar. Sana man lang daw ay clean as you go. So yun yung etong fiesta ang biggest generator ng basura and plastic. Kaya ngayon, mahigpit nang ipapatupad ang no drinks at no foods inside sa kanilang auditorium, maging saan mang lugar na pagdadausan ng mga programa. Sang-ayon naman dito ang mga ilang residente na aking nakausap. Tapos for security purposes kasi hindi naman natin alam kung ano yung mga pinapasok sa loob. Tapno ito yung kastanag, may pakita gina disiplina. Pinaalalahanan din ng alkalde ang publiko tungkol sa anti-littering ordinance ng lalawigan na mahigpit ng ipapatupad. Bawal magtapon or mag-iwan ng basura or sa hindi designated na area. Yun yung kasama doon sa ordinance. And pwede ang citizen's arrest. Muling nag-post ang alkalde at ikinatuwa nito ang pagbabago. Wala nang mga naiwang basura matapos ang mga sumunod na programa. Umaasa ito na gagawin ito hindi lamang sa auditorium, kundi saan mang lugar bilang respeto at pagmamalasakit sa kapaligiran. Grace Alba, ABS-CBN News. Hanep ang naisip ng isang artist para makagawa ng isang obra mula sa mga plastic bag na kadalasan ay itinatapo na lang. Silipin niyan sa report ni Elaine Fulgencio. Tambak ng basura, isa ito sa malaking problema ng bansa. Kaya para mabawasan ang mga nakakalat na plastic, naisipan ng 43 anyos no artist mula Baguio City na gawin itong mga obra. Kung titignan ang artwork na ito, tila acrylic paint ang ginamit. Sinong mag-aakalang plastic bag ang ginamit na raw material? Nagkaroon ng problema sa basura sa Baguio. That's where I started looking at plastic bags from a different perspective. Ibinahagi ni Jojit ang plastic bag art sa mga estudyante sa mga tarong Pangasinan. Una, dapat linisin at patuyuin ang nakolektang plastic bag. Ang iba-ibang kulay ng plastic, paplansyahin sa board habang nasa ibabaw ang tracing paper para dumikit. Dapat katamtaman ng init para hindi masunog. Interesting po siya kasi yung plastic po, hindi niyo po kailangan gumastos. Layo ng art caravan na mabawasan ng basura, na malaking bahagi ay mga plastic. Pwede rin itong maging livelihood program. Nakikita kong sistema ng mga tao dito, mahilig silang bumili ng lutong ulam na. Kung papansinin ko nga noong una, 2015, ang karandere nakapaligid, and then lahat gumagamit ng sandbags. Licensed psychology si Jojit na ginagamit din ng art para sa therapy ng kanyang mga pasyente. Pero with plastic bag art, you get to send them the message na ang basura pwede pang maging obra. Libreng umiikot si Jojit sa mga probinsya para ituro ang plastic bag art na advokasya rin niya para makatulong sa kalikasan. Elaine Fulgencio, ABS-CBN News. Marami rin ang kumikita at nabibigyan ng oportunidad habang papalapit ang Pasko. Gaya ng mga persons deprived of liberty sa BJMP at mga nagre-repair ng parol. Nagbabalik sa report si Elaine Fulgencio. Abala na ang mga person deprived of liberty sa Bureau of Jail Management and Penology Female Dorm sa Dagupan City sa paggawa ng mga ibibentang Christmas lanterns. May parol na napalibutan ng talahib at mga parol na may iba-ibang disenyo gamit ang metallic foil. Naibibenta nilang mga parol mula 150 pesos hanggang 400 pesos depende sa laki at disenyo. Bukod dito, may mga gawa rin silang perfect na pangregalo sa Pasko, gaya ng mga wallet na gawa sa beads, foot rugs at tree miniatures, gaya ng cherry blossom at orchids na gawa sa beads. Malaki raw ang maitutulong ng kanilang kikitain dito para may pang-aginaldo sa pamilya sa darating na Pasko. Para rin ma-showcase yung creativity ng mga kasama namin dito. Sana tangkilikin ninyo ang ating mga gawa ng ating mga
female inmate, tulong na rin sa kanila. Mayroon din silang wishboard kung saan nakalagay ang kanilang mga wish list. Maaring bumulot ang mga bisita para magsisilbing Santa Claus ngayong Pasko. Suwak din pagkakitaan ngayon ng parol repair. Gaya ni Bernabe na 10 taon nang nag-aayos ng mga sirang parol. Papalitan po natin ng mga ilaw, ganun lang, plastic. Bago ulit yung pagsakali. Nasa 25 pesos hanggang 600 pesos ang repair ng parol depende sa sira. Makakatipid kesa bumili ng bago. Elaine Fulgencio, ABS-CBN East. Yan po mga balitang nakalap sa aming bus malawak na pagpapatrol. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Mga kapamilya, 28 araw na lang, Christmas na po.